Hi guys, heto na naman ang inyong kapangarap at today's video. Ang ating i-share today ay ano ba yung position and salary of a dairy farmer in New Zealand. This is 2022 updated salaries and siyempre yung position. Kaya i-share po natin ito ulit sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam na kapwa ko dairy farmer dito sa New Zealand, syempre, at yung mga aplikante pa na gustong makapagtrabaho din dito sa New Zealand as a dairy farmer. Syempre, sa dairy farming po, marami pong involved dito na mga tasks and everything. At syempre, ang inaakala po natin ay yung sahod lang, ganito, ganyan. Pero hindi po natin iniisip minsan yung ating task, yung ating responsibility. Bakit ba tayo kailangan mag-demand ng ganong sahod? At kung tayo naman po ay deserving na mabigyan ng ganong salary na mas mataas sa in-expect natin, ay why not po? Kasi ang lahat po ng ito ay pag nagtrabaho ka po sa dairy farming, lahat po dito ay nakabase sa position syempre and salary. At syempre yung number of cows, i-consider din natin yon. Syempre kung mas mataas po yung number ng baka, syempre mas mataas din po yung ating sahod, kasi doon po binibase din ng ating mga employers syempre. At kung ilan yung number ng baka, syempre yung income ng farm mas malaki. At kung mas maliit naman po yung baka, syempre mas maliit po yung income ng farm. Pero ito po ay based sa bracket ng salary yung ating pong i-share today. Yung mga position and salary ng dairy farmer, ito po ay nagre-range lang po. Hindi po ito exact amount. Depende po sa inyong experience, at depende po sa number ng baka, at depende po sa position. At siyempre po, depende po sa ino-offer ng employer sa inyo. Kasi siyempre, binibase din nila kung ano ba yung year of experience nyo, at ano ba yung involved na duties and responsibilities nyo during a period of time na, for example, naging isang herd manager kayo o farm manager sa isang farm. Syempre, i-base din nila doon. Kaya, pero bago po natin talakayan yan, yung position and salary, ay nais ko munang kasi malaman nyo kung ano ba yung personal requirements, ano yung skills and knowledge, and ano yung working conditions sa dairy farm. At unahin natin sa personal requirements, guys. Ilalagay ko din dito sa screen lahat ng aking sinasabi para mas maliwanagan kayo kung hindi nyo ganong nakuha yung aking explanation. At pwede nyo ulit ulit-ulitin yung video just to read yung mga aking sinasabi, at hindi lang po ano. Pero bago po yan, ako po yung isang dairy farm worker dito sa New Zealand. Ako po ay farm manager. Nagmamanage po ako ng farm, kaya gusto ko lang po makatulong sa ating mga kapwa dairy farmer, kapwa magbabaka, at syempre yung mga interested na gustong mag-apply dito sa New Zealand. Kaya para po sa ating lahat ito, at syempre kahit na po nandito ka na po kayo sa New Zealand, syempre kahit papaano malaman niyo po kung ano ba yung position and salary nyo, kung ano yung bracket nyo, at syempre, yun nga, yung personal requirements natin, yung skills and knowledge natin, syempre, at yung working condition ng trabaho natin as a dairy farmer dito sa New Zealand. At syempre, unahin natin dito sa personal requirements. Dapat, confident and caring animals, yun, and patient, adaptable and practical, motivated, and follow a routine, able to show initiative and make decisions, syempre, and well-organized goal, focus and forward thinking, able to work well independently in a team, good at communicating and managing. Syempre, nandiyan na po lahat yung position na ating na yung mga position sa dairy farming, involved na po dyan sa personal requirements na yan. Kaya, pero most of these are the manager's task involvement.
sa personal requirements. Pero pangkalahatan po ito kung ikaw ay dairy farmer. Tapos sa skills and knowledge, dapat ito may skills and knowledge ka syempre sa dairy farming. Good animal handling skills and an understanding of animal welfare, syempre. An understanding of pasture management, knowledge of the milking process, kasi yun po, isa pong napakalaga yun. And an awareness of milk company standard and safe practices on farm, the ability to drive, operate, and maintain farm machineries on the farm, business and accounting skills, knowledge of sustainable environmental management practices. Siyempre. At pero karamihan po ito ay nasa management ano po, mga farm manager, assistant farm manager, something like that, operation managers yung involved po dito. Karamihan, pero ito po yung skills and knowledge sa dairy farming din. Tapos sa working condition. Ano ba yung working condition as a dairy farmer? Siyempre, dapat nating malaman ito, yung condition namin dito sa trabaho namin ganyan. Siyempre ito, I usually start early in the morning and work until late afternoon. Kami po nag-start kami around pag maraming baka. Karamihan po yung iba, 4 o'clock, nag-start na po sila. Kumukuha na sila ng baka, depende po sa layo ng kanilang kinukuha ang baka. Kaya minsan, maaga po yung gising, 3:30, 4 o'clock, kailangan gising ka na. At yun, yun po yung isang medyo sabi nila na mahirap sa dairy industry yung paggising ng umaga. Siyempre, uuwi ka ng hapon dahil medyo busy, lalo na pagka yung calving time, ganyan. Eh, medyo late po pag umuwi sa hapon. Tapos po, may work long hours during peak times. Yun nga sinasabi ko, during calving. Mas mahaba po yung oras ng inyong pagtatrabaho, ating pagtatrabaho. Alam nyo naman na po yung mga nandito sa dairy industry dito sa New Zealand. Alam nyo na po siguro yan. Alam na natin yan, syempre. Pero ito ay sinishare din natin sa mga nangangarap na makapunta dito sa New Zealand as a dairy farmer din. Kaya ito po ay para sa inyo. Kaya makinig kayong mabuti and please, kung di nyo makuha yung aking mga sinasabi, ilalagay ko po dito sa screen tulad ng sinabi ko. And can work 6 days a week. Ayun po, 6 na araw yung itatrabaho nyo sa isang linggo. It depends on the rooster during calving. Like us, 8-2. We run 8-2 during calving yung rooster namin. Kaya ayun, para po mas tulong-tulong yung tao, mas maraming syempre, mas maraming tao, mas magaan konti yung trabaho. Tapos work on farm and in milking sheds. Ayun. Work outside animals, crops and machinery in all weather condition. Ayun din po yung isang ano. At ayun po, yun po yung personal requirements, skills and knowledge, working condition sa dairy farming. Tapos syempre, ang ito na, topic natin yung position and salary of a dairy farm worker in New Zealand. Updated po ito 2022 based po sa ating search. And the position is a dairy farm assistant, or kasi ang dairy farm assistant minsan ay parang assistant herd manager na rin. Assistant of the herd manager, yung assistant herd manager. Parang parehas po yung assistant herd manager saka herd manager, at yung assistant herd manager ay parehas din po sa dairy farm assistant. Yun po yung ano. Tapos yung duties po ng dairy farm assistant, syempre, dairy farm assistant help farmers with a variety of tasks including raising and caring for animals, repairs and maintenance, and other farming duties or activities. Ayun po yung mga duties ng isang dairy farm assistant or assistant herd manager, depend on the sa offer ng inyong employer. Tapos po yung salary ay nag-range po ng 55,000 to 60,000 a year. Depend on your experience. Siyempre, bumabase pa rin po yung ating mga employer sa inyong experience, year of experience, at siyempre yung skills nyo, kung ano pa ba, kung mayroon pa ba kayong ibang skills rather than just a dairy farm assistant. Siyempre, mas malaki po yung magiging i-offer ng inyong employer. Depende po. Kaya ito po yung susunod nating tatalakayin ay yung position din ng dairy farm assistant herd manager.
O yung herd manager o assistant herd manager. Parang po kasi parehas yun eh. At ito, yung duties po as a herd manager is our focus on farm improvement and are building their ability to prioritize tasks. Then, dyan po yung duties, dyan po sa screen, on screen yung responsibility and daily tasks. Andyan na po sa screen, dyan ninyo na lang po basahin. And siyempre, may personal attributes din po na tinatawag pagka nandito ka na sa assistant herd manager. Siyempre kasi may mga focus po tayo dito na na mga goal, parang ganun. Kaya yung personal attributes mo po bilang a herd manager is a focus on farm improve building on ability to prioritize tasks. Ayun po yung ano, yun po yung personal attributes ng herd manager. Ang salary po ng herd manager ay nag-range ng 67 to 73. Depend po yung number of cows. Depend on number of cows, siyempre. And the year of experience nyo din po na nagmamanage ng herd as a herd manager or assistant herd manager. Kaya po yung mga iba na assistant herd manager nag-step up po sa herd manager kasi siyempre may experience na sila. And siyempre gusto rin nilang mag-step up ng position as a herd manager and siyempre gusto rin nilang mas mataas na sahod. Kaya nag-step up po sila. Kaya yung ating pong binabanggit ay by ranking po. Then ang susunod po nating babanggitin ay yung assistant manager. Assistant farm manager. Ang duties po ng assistant farm manager ay to help with the management of daily activities and implementing farm policy and plans. Also manage daily planning and the staff management in the absence of the farm manager. Ayun po. In the absence of farm manager, the assistant farm manager is the responsible for all the duties and something like that and all around the farm tasks and syempre yung management ng mga tao. And ang salary po is around 70 to 80. Ranging on that salary din po. Depending po sa year of experience nyo, kung mas matagal na kayong naging assistant farm manager o galing lang kayo ng herd manager, just nag-step up pa lang kayo on farm manager, ay assistant farm manager, syempre, yung offer hindi pa po ganun kalaki. Kaya yun po, nagre-range ng 70 to 80 ranging. Mayroon kasi naman yung assistant farm manager na nagre-range din ng 80 to 85, something like that. Depende po sa year of experience nyo and depende sa number ng bakang siyempre minamanage nyo sa farm o yung baka nyo sa farm. Siyempre, binibase din nila dun. At siyempre, yung ating babanggitin ay yung isunod ay yung farm manager. Ang farm manager po ay siyempre, responsible for meeting goals in term of productions, stocks, feed, environment, machinery, and people management. Siyempre, ang farm manager, siyempre, may personal attributes din po yan, mga goals na dapat nating makuha. Ay, kasi may target po lagi. Yung farm manager, siyempre, siya ang nagmamanage ng farm. Depende po kasi yung farm manager, may farm manager po na parang 2IC siya sa farm. Halimbawa, mayroong owner na siya yung parang manager. Tapos, ikaw naman yung 2IC o assistant farm manager. Pero ikaw yung nagsiserve na farm manager. Parang ganun. May mga ganun pong farm. Lalo na po yung mga farm owner ganun. Sila po yung nagmamanage ng kanilang farm. Parang ikaw lang po yung serve as assistant herd. Pero in the absence of the owner, syempre, ikaw yung farm manager. Parang ganun. It depend pa rin po dun sa offer. Pag sa salary, depend po sa offer. Depend sa number of cows. And syempre, year of experience din po. Kung ilang taon na po kayo nagmamanage ng farm, syempre, ibinibase din po nila doon yung salary nyo. Kasi dito sa farm management, sa farm manager, alam nyo naman, maraming involved dito na task at yung duties and responsibilities and all of that. And syempre, managing staff and all of that, ay yun po.
Siyempre, yung contractors, kailangan mong makipag deal sa kanila, yung mga contractors na pumupunta sa farm, something like that. And siyempre, yung mga dairy order, responsible ka rin sa mga ganyan. Kung may mga farm inspection, something like that, ay napakahirap po na kasi sa farm manager ay po, maraming involved na task. Kaya ayun, yung responsibility ay hindi po ganun kadali. Kaya depende po yun. Kaya yung mga salary din ay medyo maganda-ganda rin, pero ayun nga, marami nga lang pong marami nga lang pong task. Pero that's good as long as na siyempre ma-impress yung employer at yung target na target every year ay nakukuha nyo. That's the yun po yung pinakamaganda sa isang farm. Kaya po yun. Siyempre yung personal attributes, yung goals ng isang farm manager ay to be a leader who communicates and empowers the farm team through training, monitoring and support. Siyempre, ayun po yung attributes ng farm manager. And ang salary po ng farm manager is between 83 to 100K. Ayun po yung salary ng farm manager. Per annum po, depend on numbers of cows din and depend of year of experience. Siyempre. At yung susunod po nating babanggitin ay yung operation managers. Yung operation managers po, siyempre, ito po yung umahawak pagka may mga malalaking farm na. Halimbawa, company. Mayroon po silang 4 sheds, 5 sheds, something like that na kailangan na ng operation manager. Kasi may mga farm managers siyang hinahawakan, ganun. Tapos, may mga farm managers siyang hinawakan, tapos siya po yung operation manager. Ang operation manager po, yung duties niya is sa operation managers are responsible for ensuring the business runs efficiently. Ayun po, and that all parts are working towards achieving goals and targets. Siyempre, marami siyang responsibility kasi marami siyang hawak na mga tao. Kaya ayun, mas mahirap pero mas malaki po yung sahod dito. And they have sound financial, strategic, and farm system capabilities. Ayun po yung kanyang kanyang duties and responsibilities. And sa personal attributes, syempre, yung operation managers ay able to influence at all levels of business. Conflict resolution, difficult conversations, inquisitive by nature. Ayun po. And ang salary po ng operation managers ay nagre-range ng 103 to 110, depend on numbers of cows din at saka yung minamanis niyang shed. Ayun po. Ayun po yung kwan ng operation managers. Yung contract milker ay hindi ko na po babanggitin, saka yung share milker kasi ayun po ay ibang stage na yun pagdating sa kasi kailangan nyo muna siyempre dumaan sa mga assistant, ganun, mapunta kayo ng herd manager, farm manager, then the way up to contract milker, something like that. Dito po ay ibang usapan na po. Pero kung may mga magtatanong po about dito, handa ko rin po kayong sagutin kung ano ba yung duties nila as contract milker and siyempre share milker and magkano kaya yung kinikita nila. Mayroon din po tayong mga kaibigan dito na mga share milker na at mga contract milker na mga Pilipino. Kaya ayun po. Ayun po yung isang goal ng isang dairy farm worker. Pagka po ikaw ay matagal na dito sa New Zealand at naging manager ka na, syempre ang goal mo ay magkaroon ka ng contract milker na employer o na farm na makukuha para syempre mas malaki po yung iyong kinikita, yung kikitain. At siyempre, ito pong nabanggit natin dito sa ating video ay kwan po. Lahat po ito ay based sa based po sa siyempre, yung salary po ay based po sa experience nyo, based po sa year of experience nyo, based sa skills nyo. Siyempre, pag may iba pa kayong skills rather than na nagdi-dairy lang kayo, meron kayong welding experience ganun, meron kayong driving experience sa heavy machinery, siyempre yung farm, yung mga owner, yung mga nag-offer ng job sa inyo sa dairy farming, siyempre mas maganda po yung inyong offer kasi nga siyempre may advantage po kayo
pag may mga ganong skills kayo. Tulad ng mga graduate ng veterinary, ayan, graduate ng animal science, siyempre, agriculture, may ano po sila, siyempre, advantage po sa kanila kasi itong ano, industry ito ay kanilang ano, related sa kanilang pinag-aralan. Kaya ayun, mas ano, mas advantage para sa kanila. At ayun po, yung pong mga nabanggit kong salary guys pala ay siyempre dito ay taxable pa rin po ito. May maliles na tax, siyempre yung accommodation nyo at siyempre yung accommodation kasi nakakuan na yon, naka-package deal na yon. Naka-package deal na yon sa isang taon. Kaya yung makukuha nyong salary ay nakuan na po, nabawas na po yung tax, nabawas na po yung accommodation, something like that. Depende po sa agreement nyo ng inyong employer. Kaya po pagka nag-apply po kayo o tumanggap kayo ng job offer, syempre hingin nyo po yung kontrata. Kung yun po ay tugma ba sa inyong position, syempre tugma ba sa per hour na in-offer sa inyo, computing nyo po yun. Hindi lang po yung okay na yan sa akin, ganito ganyan. Hindi po, advice ko lang po para pag nandito na po kayo sa New Zealand, syempre ay hindi nyo po pagsisisihan, halimbawa parang ganun. Pero na-assure ko po na pagka nakapag-apply po kayo dito sa New Zealand, kahit pa sa dairy assistant kayo nag-umpisa, ay okay na po yung salary ngayon. Hindi po tulad nun. Ako po nag-umpisa as a dairy farm assistant. Nung una po ako dito is around $37,500 per annum po. Tapos ang sinasahod ko lang eh, sabi ko nung maliit pala, sabi ko nung una. Pero at this time, napakaganda na po sa dairy farming. Kaya po, ito po yung isa sa high paid na industry dito sa New Zealand, yung dairy farming. Kaya po, yung mga interested po dyan na maging isang dairy farmer dito sa New Zealand, kumuha lang po kayo ng experience. Kahit saan po, na bansa, makakuha lang kayo ng experience. Tulad po ng nasa nabanggit ko sa mga ibang videos ko, kumuha po kayo ng experience sa Saudi Arabia, sa Almaray Company, o kaya sa mga Nadik Farm, ganyan, sa Al Safi Farm, marami pong farming dyan sa Saudi Arabia, o kaya sa UAE, may mga farm din po dyan. Tapos sa Pakistan mayroon din po mayroon din po diyan yata. Oh, mayroon din diyan. Tapos sa parting ano pa ba? Japan, syempre, yung Japan, marami ding produktong Japan na nandito na po sa New Zealand, syempre. At sa Pilipinas may mga training ano din po diyan, training center kung tawagin. At pero sa susunod ko pong video, mayroon din po akong babanggitin sa inyo about yung mga pumupunta dito na ano, na training, yung mga NTA galing po sa National Trade Academy. Yun din po ay pero medyo mas malaki daw po yung gastos nila. Yun po yung sinasabi nila, pero kung yun po yung way na gusto nyo makapunta dito sa New Zealand, at syempre atin pong babanggitin sa mga susunod nating videos, pero kukuha po muna tayo ng information about sa mga ganon. At babanggitin ko din po yung about si accredited visa ngayon. Ayun po yung ano daw ngayon, maganda kahit hindi na raw kailangan ng experience, sabi nila. Pero hindi pa rin po kasi ako naniniwala hanggat hindi ko pa po napuprove. Kaya kailangan muna nating i-prove yon, yung bagay na yon, hindi lang po sa hearsays na sinasabi ng iba. Kailangan po nating kumalap ng information galing sa immigration or galing po sa ating mga ano, sa ating mga source na ano, na magbibigay talaga ng sapat na information para malaman natin na yun nga ay totoo, na hindi na kailangan na experience sa pagpasok dito sa New Zealand kung mayroon na yung kung mabibigyan kayo ng accredited employer visa. Ibig sabihin po kasi noon, mas makapangyarihan na po yung mga employer. Kumbaga sa immigration, kasi sila na ang magdidikta sa employer, ay sa immigration, yung ating employer, sila na magdidikta sa immigration na itong tao na to gusto kong kunin kahit na wala siyang experience. Kasi relatives ng kwan ko to, ng farm manager ko, ng assistant farm manager ko, kaya bibigyan ko siya ng job offer para kwan, dito na lang namin siya turuan, parang ganun po. Kaya napakaganda po kung ganun, kasi marami tayong makukuha sa Pilipinas kung totoo nga po yung balita na yon. At yun ay nakalap ko lang po nung isang araw sa aking mga nakakilala na nakasalamuha sa isang
sa isang birthdayan kasi nung kapatid daw nila kinuha nila ng ganun. Pero ang pagkakalam ko ay kwan yun, under critical purpose visa po yun, yung mga nakuha nila. Kasi yung under critical purpose visa, as long as dati na may job offer galing sa boss, at syempre yung boss ay ano, nagbigay ng job offer. Kasi noon time na yon, syempre iniisip kasi ng New Zealand na baka kapusin yung may mga kwan, kasi industry dito po na kapus sa tao, tulad ng dairy farming nga. Kasi nga di buba, nung nagkaroon ng COVID, yung pandemya po, ay marami pong umuwing tao at hindi na nakabalik, syempre. At yung iba naman ay marami nang na-residente, nagsilipat ng ibang trabaho, kaya ano, kaya ayun, gusto nilang punan yung kakulangan sa dairy farm industry, dairy farming industry, kaya ayun, ginawa nila yung critical purpose visa na yun. Nag-last po yata doon, hindi ako nagkakamali, nung last July. Nag-last po yung last July, yung critical purpose visa. Sayang nga po yun, at hindi natin na ano, naibahagi sa ating mga kapwa ano, OFW o kapwa ano, nagdi-dairy, na pwede pala yung ganun nung time na yun. Pero anyway po, yun po, na-share ko po sa inyo yung position and salary as a dairy farm worker. Sana po nakatulong po sa ating lahat ito. Hindi lang po yung mga nandito na sa New Zealand, syempre, na ating mga kapwa magbabaka na ano, na kahit papaano alam yung position and salary nila. Syempre, para pag nag-step up sila ay alam din nila na kung ano ba yung dapat. At syempre, yun nga po yung sinabi ko, based on your experience, based on your experience, syempre skills, yung duties and responsibilities nyo before nung nasa position kayo, kung anong position nyo. At syempre, yun nga, yun dun binibase ng, ano, ng employer yung kanilang i-offer sa inyo. At syempre, malaking tulong po ito kung ano, sa ating mga kababayan na ano, na nagdi-dairy din sa ibang bansa o kaya sa Pilipinas na gustong makapunta dito sa New Zealand. Ito pong video ng ito ay para sa inyo po. Kaya po maraming salamat po. Dapat sana po panoorin niyo itong video na to para makatulong sa inyo. Ang gusto ko lang po ay makatulong at magbigay ng impormasyon sa inyo po, sa ating lahat, para po siyempre dagdag kaalaman. Sharing is caring, eka nga, kaysa naman tayo ay nanguhula lang. Ito po ay based po sa ating na-search talaga, at ito po ay ano, nasa ano po talaga, nasa ano, na kalathala po, na ito po yung position and salary updated po ngayong 2022. Kaya ayun po. At hanggang dito na lang po yung ating video na to, at maraming salamat ulit sa mga manunood at saka syempre sa susubaybay ng aking mga videos. At syempre, please, kung nagustuhan nyo yung video na to at makatulong din sa iba, please share. And syempre, don't forget to likes na rin. And syempre, please, don't forget to subscribe and to my channel. Ito nga, Kapangarap Vlog NZ. And syempre, huwag nyo na rin pong kalimutan na batingtingin yung ating bell para po lagi kayong updated sa atin pang gagawing mga videos na makakatulong po sa iba about sa information kung paano makapunta dito sa New Zealand. At ngayon po ay shinare ko rin po yung about sa dairy farming. Siyempre kasi nandito tayo sa dairy farm industry bilang isang farm manager dito sa aming farm. Gusto ko rin pong makatulong sa iba na magkaroon ng information about sa position and salary bilang isang dairy farm worker dito sa New Zealand. Kaya po hanggang dito na lang po. And maraming salamat. Sharing is caring, and God bless po sa ating lahat. And ito po ang inyong Kapangarap again. Thank you so much po. Thank you so much, and God bless. Bye-bye.